mga kamani manet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte natin ay gagamit ng dahon ng laurel para sa ganon mas maakit natin ang kaswertihan. Nais mo bang magkaroon ng mga bagay na ninanais at pinapangarap mo lamang? Nais mo bang makamtan ang lahat ng hilingin mo sa buhay? Pwes, para sa iyo ang pampaswerteng ritual na to. Simple lamang ang gagawin nating pampaswerte. Isusulat mo lang sa papel na malinis ang mga kahilingan mo. Malaking bahay, sasakyan, 500,000, at magre-replika ng 500,000 ay 500 pesos. Pero kung 100,000 ang nilagay mo, 100 pesos, kasi dodoble yung 500 pesos na yan at magiging 500,000. Ibig sabihin, replika lang siya ng pangarap mo, kasi i-attract natin yan, 500 pesos na magiging 500,000. Para mas mabilis nating mamanifest at ma-attract ang kaperahan, sasakyan at malaking bahay, mas mainam ng ating mga pangarap ay isulat din natin sa dahon ng laurel. Bukod sa pagsusulat sa malinis na papel, kinakailangan mo rin itong isulat sa dahon ng laurel. Dahil alam mo ba mga kamani magnet, ang dahon ng laurel ay tinaguri ang Laura na ang ibig sabihin ay success. Kaya't kung gusto mong makamit ang success sa buhay, maaari tayong gumamit ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel kasi ang magbibigay ng walang humpay na success sa buhay. Lalo pa nga at isinusulat natin sa dahon ng laurel ang ating mga pangarap na nais nating matupad. Alam mo ba na marami nang gumawa ng pampaswerte na to? Marami na ang sumulat sa dahon ng laurel ng kanilang mga pangarap. At ang lahat ng pangarap na to ay nais katuparan, nangyari at naganap sa buhay nila. Ang pagsusulat kasi sa dahon ng laurel ay isang paraan ng manifestation. Ang isang paraan ng law of attraction. Kapag kasi ginagamit natin ang tinatawag na law of attraction, ina-attract mo sa buhay mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Halimbawa, gusto mo ng magandang bahay. Kinakailangan mo ng manifestation, affirmation, and visualization. Ibig sabihin ng manifestation, imamanifest o i-attract mo sa buhay mo yan. Ibig sabihin naman ng affirmation, paulit-ulit mong sasabihin kahit sino ang kausap mo. Isipin mo na meron kang magandang bahay. Alam mo ba, meron akong magandang bahay kasi na ina-attract mo siya. Magkakaroon ako ng magandang bahay. Alam mo ba, ganito kaganda ang bahay na ipapatayo ko. Huwag kayong mahiya kahit sino kausap mo. Basta sabihin mo lang yung mga pangarap mo. Palagi mong bigkasin. Kahit kanino ikwento mo. Alam mo ba, kapag yung pangarap mo paulit-ulit mong sinasabi, kahit sino yung kausap mo. Kapag yung pangarap mo palagi mong sinasabi sa kanila. Kapag lagi mo itong sinasambit, talagang lalo mo siyang maa-attract sa buhay mo. Okay? Sabihin mo lang, magkakaroon ako ng ganito kagandang bahay. Ganito kalaki ang ipapatayo kong bahay. Ganito kaganda ang sasakyang bibilin ko. Ibig sabihin, sa proseso na yan, ina-attract mo sa buhay mo ang mga bagay na gusto mong mangyari, ang mga bagay na gusto mong magkaroon ng kaganapan. Isa pang paraan ng tinatawag na law of attraction ay ang tinatawag na visualization. Kung saan pag sinabi nating visualization, ito yung habang meron kang mga bagay na pinapangarap. Yan yung proseso kung saan isa sa isip mo o kaya naman, ito yung proseso ng visualization na lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo ay ilalagay mo sa isip mo at iisipin mo na ito ay nangyayari na o ito ay nagaganap na. Dahil kapag ang isang bagay ay inisip mo na nangyari o naganap na, ito ay magkakaroon ng mabilis ang katuparan. Ito ay mangyayari at magaganap sa buhay mo. Kaya't kung nais mo na maisa katuparan ang bagay na to, palagi mong isipin ang mga pangarap mo. Palagi mong isipin ang lahat ng bagay na gugustuhin mo ay mangyayari at magaganap sa ating mga buhay. Pagkatapos niyan, pagkatapos mong gawin ang law of attraction sa pamamagitan ng pagsusulat ng pangarap mo sa malinis na papel at sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga ito sa dahon ng laurel, ay kukuha ka na ng pulang lalagyanan o box.
Okay? Bakit ba kailangan natin ng pulang lalagyanan o box? Kasi itong pulang lalagyanan o box na to, mas mainam kung kulay pula kasi yung kulay pula, nag-e-enhance po yan ng enerhiya. Mas mabilis ang hatak ng kaperahan o mas bilis ang hatak ng atraksyon sa pera kapag kulay pula po yung paglalagyan natin na box. O kaya, kung wala kayong pulang box, pwede nyo rin gamitin ay pulang tela. Okay? Simulan na natin sa pamamagitan ng pagtupi ng papel papasok. Okay, yan. Tapos, pwede na natin itong ilagay sa box. Isunod po natin yung 500,000. Dahil pangarap natin ay 500,000, ang magiging replika ay 500 pesos. At iipit po natin dyan yung 500,000. Kasi gusto natin magkaroon ng 500,000, kaya yung 500 na yan ay magiging siksikliglig at nag-uumapaw. At magiging doble yan. Tapos, ipapasok din natin sa kahon. Isunod natin ipitin yung malaking bahay at sasakyan. Ipasok po natin sa letter na ginawa natin. Pagkatapos, pwede na natin isara gamit ang pulang kahon. Yan. Ngayon po, meron na po tayong mga pangarap na naisulat natin at nailagay natin, naimanifest natin, naisulat sa daon ng laurel at naisulat sa papel. Andito na po yun sa loob ng kahon na to. Ngayon po, pwede na po natin niyang dasalan ng isang ama namin at isang sumasampalataya kung kayo po ay katoliko. Pero kung hindi naman po kayo katoliko, ay maaari mo pong gamitin ang dasal na ginagamit nyo sa relihiyon nyo. Wala naman pong magiging problema. Basta ang mahalaga lang po ay nadadasalan natin ang ritual na ating ginagawa para po lalo itong magiging maswerte. Pagkatapos po nating madasalan, ay bulong natin o sambitin natin ang ating mga pangarap. Habang sinasambit natin dito ang ating mga pangarap, ay isipin mong ito'y nangyayari at nagaganap na sa ating buhay. Pagkatapos, saan naman natin to ilalagay? Ilalagay po natin ang kahon na to kung saan hindi po magagalaw ng ating mga anak. Kung saan hindi po masisira, mabubuksan ng kahit sino. Dahil pagsapit po ng bagong taon, ay maaari mo na itong buksan. Magugulat ka na lang na ang lahat ng nakasulat, ang mga nandiyan sa loob ng yan, ay nangyari na sa'yo. Nakuha mo na, naisakatuparan mo na. Maraming beses ko na itong ginawa at maraming beses din naisakatuparan ko na ang mga bagay na dati ay pangarap lamang. Kaya try nyo rin, subukan nyo rin, para sa ganon, maisakatuparan nyo rin ang mga bagay na dati ay pinapangarap nyo lamang. At tandaan nyo mga kamani magnet na ang pampaswerteng ritual na to ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalangin, kumikilos, para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, ay magsubscribe, ilike at ishare ang video ito. Thank you very much!